揾實電壓裝實電波。Energy。Ang pinakasikat na FM. Number 1! 6.7 Energy FM! Hi! Bakit nataas ka, no? Hi! Tayo pa rin pong number 1! 6.7 Energy FM! Bangga! Huwag masabing radyo! Sabihin mo! Energy! Hoy, sa magandang morning naman sa lahat po ng mga bangga po natin. Talagang naman pong wala pang planong gawin ngayong araw na to. Okay lang naman yan na wala kang plano kasi minsan talaga bigla kang mapapaisip ng mga dapat mong gawin habang actually, wala kang ginagawa. Minsan, alam mo yun, yung tipong, huy, bakit mapapatanong ko sa sarili mo, bakit nakatunga nga lang ako? Bakit wala akong ginagawa? Diba? Bakit hindi ako busy? Oo. Eh, magharap ka kasi ng trabaho. Yun. Oh, di ba? Nakakaloka. Pero hello naman po sa mga taong, di ba, ginagawang escape, yung pag-rest, di ba, partner? Oo, escape nila saan, partner? Hindi kasi minsan, alam mo, yung mga taong laging tulala or yung mga taong, alam mo yun, laging gusto ng rest, sila yung maraming dinadala sa pagkatao. Totoo diba? Yun. Alam maraming mo yun. Problema. Huy, kumusta inyo yung mga pangga natin dyan palaging tulog, ha? Totoo. Hindi ibig sabihin na antukin sila. Ibig sabihin niya may pinagdaraanan lang sila na gusto nilang takasan. Oo, tsaka kapag laging tulog, hindi ibig sabihin, may problema din minsan, high blood sila ba? Hindi pa sila nagpapacheck up. O di kaya naman meron sila hormonal imbalance. Oo. Pero kaya nga, the thing is, kailangan mo silang kamustahin. Oo, alamin mo kung ano yung kalagayan nila ngayon. Oo, makialam ka sa buhay ng mga kaibigan mo. Kaibigan mo naman yan. Alam mo, partner, nakakatouch yung ganun eh, no? Kapag tahimik ka lang, tapos biglang may mangungumusta sa'yo, ibig sabihin na feel nila yung ano mo, pagiging silent mo. Oo, totoo yan. Sabi nga nila, diba? Dapat mas kamustahin mo yung tao kapag tahimik siya. Kasi baka mamaya hindi niya kinakaya at hindi niya lang talaga nilalabas. Pero minsan talaga, partner, alam, ang hirap pakiramdaman ng mga taong introvert. Hindi mo alam kung kailan ka nila sasagutin. Diba? Dapat ko naman kamustahin to. Okay lang siya. Yung parang ganun. Detedbahin ba ako nito pag kinamusta ko? Bala ka na nga sa buhay. Uy, minsan ganyan ako, partner. Hayo ko pag may kachat ako na sobrang enthusiastic ako mag-reply sa kanya. Tapos maya-maya ayoko lang mag-reply. Moody ka pala. Diba? May mga ganyan talaga. Well, iba-iba rin kasi talaga ang tao. So, actually, hindi mo pwedeng sabihin na halimbawa, ikaw kasi mahilig ka mag-reply at with all the emojis pa, ganyan. Talagang ganado ka lagi. May mga tao kasi na hindi lang talaga sila, hindi nila thing yung pag-chat. Totoo, at diba? Hindi sila mahilig sa ano, pakikipag-usap. Hindi kasi may marami silang iniintindi. Correct. Diba? Maaaring busy sila, meron silang mga pinagkakaabalahan. Oo. Pero kung diba? Ikaw, Pangga, wala kang makausap ngayon at may gusto kang i-share na story ng pag-iyak mo, ng pagiging malungkot mo. Nako, i-share mo sa amin yan sa Lihim ng Liham, 1067@yahoo.com. Oo, wala namang problema dyan, ayusin natin at syempre lulutasin natin. Lulutasin! Hindi tayo magiging soko. Ay, gasabel gas. Diba? Hindi nga, diba? Tatry natin na, alam mo yun, kahit papano pag-usapan para gumaan sa loob mo yung mga nararamdaman mong problema. Tama ka dyan, partner. Kaya naman, sa oras nating 9:09, Pangga, ito na pong ating Lihim ng Liham! Lihim, lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambing. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Magandang araw din sa'yo. Morning, girl. Morning. Or boy. Mga mosang, my name is Zion. Hi, Zion. Hey, Zion. Anak ni Richard, tsaka ni Sarah. 25 years old na po ako. Single po, mga mosang. Ay, ako din.
May nakilala po akong babae sa isang massage spa. Hoy! Baka mamaya, RV Zen Spa yan. Hello, RV Zen Spa. Baka iba yun. Yeah. Itago na lang natin siya sa pangalang Angel. Ganyan yung mga pang... you're my angel. Alam mo, part na ganyan yung mga pangalan ng mga masahista sa mga ano eh. Talaga ba? Sa mga spa talaga. Angel. Rose, Lily. Cindy. Cindy Pink. Ganyan. Kimmy. Mga alias nila eh. Oo. Diba? Okay. To make the long story short, sinabi niya po sa akin na siya po ay papunta na sa ibang bansa, sa Malaysia, para magtrabaho. Ew. Kaya naisipan ko na yayain siyang lumabas. Mag-date. Para sa isang simpleng date bago yung kanyang flight o bago siya umalis at iwan kaming lahat dito sa Pilipinas. Nagkakwentuhan, nagkapalagayan ng loob. Naging masaya kami sa mga oras na nagsama kami. At yun na nga po, agad-agad, may nangyari sa amin. Masyado kayong masaya. Excited. Matapos ang masasayang gabi na yon ay natuloy na siya sa pag-alis papuntang Malaysia. Tumuloy din. Tumuloy si pala siya. Nag-last hora lang. Hoy! Pagkalipas ng isang buwan, nalaman namin na merong nabuong sanggol sa kanyang sinapupunan. Hoy! At mga mosang, ako po ang ama. Hoy, talaga ba? Ang bilis naman. Hoy, yung taas ng pitch mo doon, baba mo ng konti. Hoy, talaga Hoy. Dito na po nag-umbisa na maging magulo ang aking isipan, mga mosang. Unti-unting lumabas ang kanyang mga sikreto tulad ng kanyang edad na ang akala ko po ay parehas kaming 25 years old. Malaman-laman ko po, 30 anyos na pala siya. Hoy, ang galing niya magpanggap sa part na yan, baby face. Isinikreto rin po niya, mga mosang, ang kanyang tunay na pangalan. Sabi na nga. At birthday, dahil nga kapag sa massage spa, eh dapat private lahat ng information mo tungkol sa iyong sarili. Depende kung anong spa. Hindi, yung iba kasi talaga may mga alias, pare. Bukod po doon, inamin niya po sa akin na meron na siyang tatlong anak. Wait lang, sumakit ulo ko bigla. Teka lang, tatlo. Ang edad po ng mga bata ay 11 years old, 9 years old, at 2 years old. So may baby pa siyang anak. Hiwalay po siya sa kanyang ka-live-in partner. Nagulat po ako sa pag-amin niya na meron na siyang tatlong anak at nakaramdam po ako ng takot sa kung ano ang magiging reaksyon ng parents ko kapag nalaman nilang nakabuntis ako ng babaeng 5 years ang tanda sa akin at meron ng tatlong anak. Ay, ako'y kinakabahan para sa kanya. Kalmahan mo lang, friend. Kalmahan mo lang. Isa sa pinakakinakatakot ko pa po, mga mosang, ay tuloy-tuloy ang communication ni Angel sa kanyang ex-live-in partner. Natawagin nating Dibel. Umamin siya sa akin na patuloy pa rin po silang nag-uusap at okay naman daw sila. Wait, nag-uusap tungkol saan? Sa mga bata? Isa pa sa... Teka lang, Mare, baka dito, mauungkat natin yan. Isa pa sa pinakakinakatakot ko ay nararamdaman kong gusto niya itago sa kanyang mga magulang ang dinadala niya. Sa mga kapatid niya at sa kanyang mga anak. Ayaw niya pong sabihin na magkakaroon na ulit siya ng panibagong baby at ako po ang ama ng baby na yon. Sinabi niya sa akin na after niyang mga anak ay babalik siya sa Malaysia para magtrabaho ulit. Mga mosang, kakabalik niya lang po dito sa Pilipinas at hindi ko po alam kung kaya po siya bumalik ay dahil sa nagdadalang tao nga po siya. Again, patuloy pa rin po kasi ang pag-uusap niya at ng kanyang ex-live-in partner. Dito po ako nakaramdam ng matinding takot na sa sarili ko. Baka po kasi, una, hindi sa akin yung bata. Oh. Pangalawa ay baka pag bumalik siya dito,
baka maging okay ulit sila ng kanyang ex-live-in partner. At baka maisip po nila na magsama na pagbalik niya dito sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung bakit hindi po normal at hindi po regular ang pagpararamdam sa akin ni Angel. Hindi ko po talaga alam kung anong dapat kong isipin. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Mahal ko si Angel at handa po akong panagutan ang dinadala niya kung akin po talaga yon. Ang hirap kasi alamin. Hindi natin alam, friend. Magpa-DNA tayo. Na mahal din masyado. Mm-hmm. Natatakot po ako sa reaksyon ng mga magulang ko kapag inamin ko po sa kanila. Nahihirapan po ako dahil alam kong hindi po matatanggap ng nanay ko na meron ng tatlong anak ang babaeng minsan ko lang nakasama. At hindi ko rin naman po sure kung totoo nga po bang mahal ko na si Angel. Natatakot din po ako na baka iwanan niya rin kami kung sakaling ilabas na yung bata, baka mamaya ay bumalik na ulit siya sa Malaysia o sumama sa kanyang ex-live-in partner. Mga mosang, tulungan niyo po ako. Makikinig po ako sa mga reaction ninyo. Ako po si Zion at ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Uy, alam mo, naguguluhan ako sa kanya. Uy, ako din, partner. Alam, naawa ko dito kay Zion. Oh. Kasi diba, napakabuting tao niya na hindi naman niya talaga ginawa tong si babae. Truly. Tapos alaman niya na buntis niya, gusto niyang panagutan. Diba? May mabuting puso siya, partner. Oo. Para sa akin. Feeling ko naman din, Mare, baka nabibigla lang siya sa mga pangyayari. Ayun nga. Yun yung problema kapag, well, hindi natin alam kung anong background itong si Zion. Pero ang bilis niyang ma-inlove. Tsaka bata kasi 25, partner. Mahilig mag-explore. At tsaka sa mga edad na ganyan ng mga lalaki, sorry to say, ha, hindi pa kayo mature ng ganyang edad kasi. Feeling nila, well, may mga lalaki din naman, Mare, na maaga nagmamature. Oo. Pero ilan lang yun. Pero para sa akin, okay din yun, partner, ha, na gusto rin niya panagutan yung bata. Feeling ko one time lang nangyari tapos naka-jackpot yun siya. Yun nga lang. Eh. Alam mo, partner, kung ako din dun kay Zion, yun din may isip ko na sa akin ba talaga yung bata na one time, big time kagad tayo? Kasi di ba parang nag-uusap pa sila nung ex? Wait lang, ganito, Zion, gawin natin na. Anong date kayo nag-chorba? Ikaw compute yan ni Iska. Alam mo, magaling mag- Naalala ko na naman. Magaling mag-compute yan si Iska ng mga ganyan. Kung kailan na buo, ganyan. Kung kailan, makukompute niya rin alam kung kailan ka makakanak. Para siyang diba? Doktor. Parang ma-sure tayo kung talaga bang sa'yo yan o may laman na yan nung may nangyari sa inyong dalawa. Kasi girl, bakit pa nanindigan mo ulit agad? Bakit agad-agad? Diba? Siguro partner, naisip niya yun nung hindi pa niya alam na merong anak pala tong si ate mong girl. So ngayon, nagdadalamang isip na siya. Na-inlove ang kuya mo? Diba? Baka... In-love na ba agad? Sa tingin mo, infatuated? Baka nagalingan. Why? Mag-massage. Mag-massage. Or di ba, may mga tao din kasi na alam mo yun, charming by nature. Yung tipong hindi nila kailangan magsalita, hindi nila kailangan gumawa ng kahit ano, by just merely looking at them, makukuha mo yung loob nila eh, or makukuha yung loob mo. Alam mo yung lovable silang tao. Truly. Parang ganoy. Ganyan. Eh para alam mo yun, hindi makakuha ng clue yung lalaki na, uy, tatlo na pala yung anak niya. Oo, di ba? Ang galing niya rin tago. Ka na pala. Ibig sabihin hindi halata, Mare. Oo, baby face nga at alagang-alaga. Ako lang, alam mo lahat na skincare, glass skin, rejuvenating stuff. Hoy, ako lang, Mare. Nagbabalat pa yung mukha. Panindigan mo yung mga magiging desisyon mo, girl. Actually. Kasi mahirap yung magkaroon ka ng pananagutan nang hindi ka sure kung sa'yo ba talaga yung anak na yan. At saka alam mo yun, partner, kung ako isa babae, parang napakahirap ng buhay ko. Oo. Ba't nangyayari sa akin to? Oo. Pero ako, alam mo yun, kung alam ko sarili ko at bilang babae, alam natin, partner, kung sino yung tatay ng anak natin eh. Tingin mo? Alam niya yan. Mm. Siguro kaya hindi rin ikaw masyado kinakausap ng babae. Kasi baka hindi rin siya sure. Hindi siya sure na sa'yo yan. Ang nakakatakot dito, baka ipaako
kulang sa'yo. Yun nga. Naku, tapos makikita mo yan after ilang taon pa. Malalaman mo na lang kapag kamukha mo o kamukha niya yung bata. Di ba, pare? Pero alam mo yung parte ko, medyo mayaman-yaman ka, medyo nakaka-LL ka. Habang buntis pa, di mo na pa-DNA test yan. Ang hirap ng buhay. Pero kasi alam ko, feel, mafe-feel din niya ng lalaki kung sa'yo ba talaga yan eh. Ganyan. So huwag ka magmadali. At siguro bugso ng damdamin mo yung sinasabi mo na pananagutan ko siya kung sa akin po talaga. Oo, kasi nga doon pa yung fear natin na pagiging bata na ano eh. Yung pagiging bata na gusto kong maging tama lahat ng desisyon ko sa buhay. Oo. Gusto ko tama yung lahat ng gagawin ko. Oo. Alam mo, mag-step back ka muna, Zion. True. Isipin mo muna yung mga dapat mong gawin. Isipin mo muna kung ano ba talaga yung dapat at tama mong gagawin. Una sa lahat, alamin mo kung ikaw ba tatay niyan. Oo, so paano nga niya malalaman? Yun nga eh. Wait lang. At saka, hindi natin kasi alam dahil... Hindi na, wag, ayoko na magsalita. Oo. De, para malaman natin kung ikaw ba ang tatay niyan, hello, Sen Tulfo. Baka mga tulingan sa atin. I-investigahan natin ang mga pangyayari. Diba? Ano ba, hindi na natin kailangan lumayo. Baba mo, Papa Jackson. Paano malalaman Papa Jackson yun? Kung siya matatay niya? Kaya niya i-investigahan yan. Ano ka ba? Wala ka ba tiwala kay Papa Jackson? Di ba, Ale? Oo nga. Magaling mo yung mag-cumilatis, di ba? Magtatanong-tanong. Patawagin mo yung babae. Basta kami, ang stand namin dyan is that huwag kang pabugso-bugso ng mga desisyon mo. Actually, totoo yan. Kasi hindi naman sa, alam mo yung devil's advocate kami. Pero what if, sobrang ano, di ba may connection ka sila nung ano eh, ex niya. Nung ex eh. At okay sila. Di ba normalan yung kanilang ano, yung treatment nila sa isa't isa. Tsaka ito pa partner, kung yung edad niya, tinago niya. Yung mga anak niya, tinago niya. Ano pa yung mga pwede niya itago sa'yo? Ano pa kaya yung relasyon nila nung ex-live-in partner niya, nung ex-live-in partner niya? Live-in, hindi basta-basta jowa hindi shota, hindi jowa, live-in. Parang technically mag-asawa na sila eh. Sinasabi lang siguro niya hiwalay. Baka nga ganun eh. Kasi syempre pampataas ng ano yun, ng rating yun. Ng rating! Ng ano, ng review. Ng talent fee. Talent fee. Hindi nga, so yun. Again, para kay Zion, step back, breathe some air muna. Mag-chill. Mag-chill muna, Mare. Diba? Mag-imbestiga ka, ganun. Alam mo kung ako yan, take a break. Siguro for 3 days, wag mo isipin. Tingnan mo kung paano kaya approach ng babae. Oo, kasi mismo ang babae dyan, kapag hindi ka naman niya gusto maging tatay ng anak niya, hindi ka naman kung hindi talaga ikaw yan, hindi ka nakakausapin niya. Hindi ka niya guguluhin kung hindi niya rin niya ikaw bet, diba? Haya niya na lang sa live-in partner. Nakakatakot dito kasi baka may kaya si Koya. Ayun nga. Mas baka kabulan siya. Hindi tayo magiging judger. Hindi ka pipikutin nung babae. Oh, di ba? Hindi, papaako lang sa'yo. Pero yun nga, step back a bit, breathe some air, tingnan mo kung ano mangyayari. Kapag, alam mo, minsan kasi ang dami mong marirealize, Mare, kapag tahimik ka lang. At kapag wala kinakausap. Oo, kapag tinitingnan mo lang yung mga nangyayari, nakikiramdam ka lang, mas marami kang marirealize kapag ganun eh. At huling hinging advice mo na to, ha? Tapos mga... susunod na araw, huwag ka na makipag-usap sa iba. Oh, totoo. Di ba? Oo, kasi kailangan ano eh, tahimik na rin yung isip mo eh. Totoo. Hindi yung ang dami mo naririnig na advice. Oo, ang dami mo naririnig na mga side comments, mga suggestion na gagawin. Kasi alam mo yung partner, the more na marami kang options, the more na nagugulo yung isipan mo. Totoo, di ba? Hello, pumasok ka nga lang sa mga online shopping kineme na yan eh. Bibili ka lang ng housing ng cellphone, tapos biglang ang daming design. So, ang hirap yun. Ang daming nagbebenta ng mga mas mura. Ang hirap design. Diba? Tapos ang dami lalabas sa suggestion na hindi mo naman kailangan. Yung halimbawa, 50 pesos lang yung budget mo, makakita ka na mas maganda. 120 tuloy yung mabibili mo. Diba? Kaya kailangan talaga, mag-isip ka muna, tapos gumawa ka na kung ano ba yung talaga yung dapat na gawin mo at yung magiging desisyon mo. Pero Mare, naniniwala ako na ano ha, wag matigas ang ulo. Humingi ka ng guidance sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, like your parents. I-open mo sa kanila kung ano yung sitwasyon mo. Alam mo sa ngayon kasi yung problema na yun, hindi mo yan kaya mag-isa. Oo. Kailangan mo dyan na suporta. Oo, lalo na kung hindi ka pa naman umaalis sa bahay ninyo. Correct. Diba? At well, obviously, concerned siya sa masasabi ng mga magulang na ibig sabihin medyo dependent pa siguro siya sa kanya sa mga magulang. Niya. Mahilig ka lang talaga magpa-massage. Yun lang talaga yung luxury mo sa buhay. At para naman sa akin, antayin mo yung 9 months, tapos ipa-DNA mo. Ah. Alam mo yung partner, antayin niya yon pero maging supportive din siya dun sa babae. Para kung ano't ano man ang maging resulta, magiging okay pa rin sila. Oo, pero babalik pa rin. Talaga, one time, big time. Diba? One shot, nagunaw ang lahat.
din, pero part of me, kakilala kong ganun. Meron nga din ako kilala. Oo, na one shot, one time, big time talaga. Nakabuo sila. Oo, naku, sige na nga. Ang hirap na ngayon problema, Diyos ko naman. Oo. Wala pang madadalang problema dyan. Buti na lang wala akong kapatid na lalaki na mas bata sa akin. Oo. Kasi sakit sa kung ulo. Kung ikaw ate, di ba? Paproblemahin mo rin yun eh. Nakalimutan ko meron pala akong pinaproblema ngayon. Actually, hindi ko naman siya problema. Di ba yung kinikwentong sa'yo? Kakaloka. Parang medyo ganyan din. Problema. Huwag natin problema. Ayoko na. Problema. Oh, ayoko na. Ayoko na. Sige, sige. Yun, nasa yun. Mag-ingat ka at yun, stay safe. At para sa mga pangga natin dyan, stay safe. Hindi ka magiging si John Boyd. Ingat. Ingat. 9:25 na po ng umaga, mga pangga. At para sa mga pangga natin dyan na may gusto nang i-share na story, huwag lang ganito ka-stress na story, ha? Oh, na-stress ka. Masakit ang ulo ko bigla. Ipadala nyo yan sa Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Dapat yung mga problema isasend nyo sa amin, yung medyo ano lang, kalmahan lang. Oo, yung madali lang. Yung nakocompute siya, gano'n. Yung kaya lang ng wavelength namin. Oo, yung plus minus lang. Yung kaya ng neurons namin dalawa. Yung kaya ng brain cells namin, gano'n. Nakakaloka kayo. Isend nyo lang po yan sa facebook.com/energyfm1067. Mayora Iska or Lindsay 1067. Pangga, kasama kapili nyo pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At ang nag-iisang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Lindsay. At pangga, huwag kang aalis dyan. Tumuto ka lang dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Uy, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo!